Hello everyone! Welcome back again to another hair tutorial. And for today's video, mga sisilab, ay meron tayong ire-reband na buhok na naka-highlighted po ito or nag-DIY bleach po siya, mga sisilab. So kung makikita nyo, hindi pantay-pantay yung kanyang pagkaka-bleach. Meron siyang natural curl at dry na dry yung kanyang hair gawa nung nag-bleach siya at nag-color. At mga nasa 6 months na rin po yung kanyang last hair color and DIY bleaching. So ngayon, ire-reband natin ito, mga sisilab. At kung gusto nyo makita ang kanyang hair transformation at kung paano natin ito papagandahin, please stay tuned hanggang sa matapos ang video ito para makakuha kayo ng mga tips and ideas kung paano natin ito ire-reband. At disclaimer lang, hindi ko po nire-recommend ang mag-DIY rebanding. So kung may ganitong uri kayo ng cases na buhok, mas maigi na ipakonsulta nyo sa mga professional hairstylist. At para sa mga nag-uumpisa pa lang mag-reband or sa mga kapwa hairstylist natin na mga beginners, please keep on watching para makakuha kayo ng mga ideas regarding sa client's hair natin ngayon. At kung gusto nyo makita ang kanyang hair transformation at kung paano natin ito gagawin, please keep on watching and let's get started. Alright, mga sisilab, after natin ma-analyze yung buhok ng ating client at syempre ma-prepare ang kanyang buhok, ngayon na mag-start na tayo sa ating application ng ating rebanding cream number 1. At since ang buhok ng ating client ay merong 6 months regrowth mula doon sa kanyang last color or DIY bleaching, so doon muna tayo ngayon mag-i-start mag-apply ng ating rebanding cream number 1. So once na merong regrowth ang kanyang buhok, mga sisilab, yung application ng ating rebanding cream 1 ay hindi natin isasagad doon sa part na merong kulay or naka-bleach. So hanggang doon lang po sa may pinag tubuan niya at huwag nyo pong isasagad sa anit yung rebanding cream number 1. So make sure lang na maganda yung application natin ng ating rebanding cream 1 doon sa regrowth parts para pantay-pantay yung pagkaka-process or yung pagkakaluto ng gamot sa kanyang buhok. Pinaka-importante dyan, mga sisilab, ay hindi rin maisagad sa anit yung gamot para hindi siya magkaroon ng scalp problem or hindi siya magkaroon ng scalp irritation. At ikaklaro ko lang, mga sisilab, yung ating application ng rebanding cream 1, wag na wag nyo pong ilalagpas doon sa may parts na may kulay dahil mabilis po yan siya mag-react or mabilis mag-develop yung gamot sa colored parts. So make sure na ingatan nyo yung pag-a-apply ng rebanding cream number 1. At pagkatapos natin mag-apply ng ating rebanding cream number 1, doon lang tayo mag-start ng ating timer. So ibababad muna natin yung ating gamot ng 30 minutes, then babalikan natin yan after 30 minutes para mag-strand test kung nag-develop na or naluto na yung buhok sa medisina or sa ating rebanding cream number 1. So reminder lang, always po kayo mag-perform ng strand testing before kayo mag-retouch ng gamot or magbanlaw para ma-make sure na luto yung kanyang hair bago banlawan. So meron akong video dyan kung paano ang mag-hair strand test, mga sisilab. Hanapin nyo lang po sa video section and I'm sure makakatulong yan sa inyo. At this point, mga sisilab, so after natin maibabad yung pinaka-regrowth parts at nag-perform na tayo dyan ng hair strand test at nakita na natin na medyo okay na siya or naluto na. So ngayon ay ibinababa na natin yung gamot dun sa parts na colored muna. So kung mapapansin nyo yung ating application ng rebanding cream 1 doon sa colored parts, yun lang po yung ating ina-applyan. So inaalis muna natin yung mga parts na naka-bleach dahil mas mabilis po yan mag-react kaysa doon sa regular color lang. At syempre inaalalayan natin siya ng spray water para hindi po siya mag-dry or mag-rubberize. So pansinin nyo, mga sisilab, pag meron kayong mga nire-reband na highlighted or hindi naman siya lahat naka-bleach, so unahin mo muna yung mga parts na kinulayan lang or alisin nyo muna yung mga parts na naka-bleach. So kung nakikita nyo dito yung application ko, mga sisilab, hinihimay-himay ko talaga bawat strands para hindi po madamay yung parts na naka-bleach. So nag-focus muna tayo sa ating second application doon sa colored parts.
Alright mga sislab, after natin ma-applyan yung colored part, so ito na, binababad muna natin yung buhok niya. Pansinin nyo, yung mga parts na naka-highlighted ay hindi muna natin isinabay yung rebonding cream number 1. So, after natin ma-process yung colored parts, saka naman natin a-applyan yung bleach part niya na buhok. So, from time to time, i-check nyo po yan dahil may kulay yung buhok niya, mabilis din po yan siya mag-react. Pag once na naluto na or luto na yung colored parts, that's the time na re-reapplyan naman po natin or a-applyan naman natin yung bleach part. Then yung acting naman pong ginamit dyan na rebonding cream 1, since ang a-applyan na po natin is yung bleach part, so naglagay na po tayo dyan ng mga bonding agent or treatment para tumabang yung rebonding cream na atin i-apply doon sa bleach part, at syempre alalay din po sa spray water para hindi po siya mag-rubberize. So advice ko lang sa inyong mga sisilab, once na nag-undergo kayo ng ganitong process, make sure na i-analyze nyo talaga para alam nyo yung gagawin nyo sa buhok ng inyong client. Alright mga sisilab, so ayun, tapos na tayo mag-apply ng ating rebonding cream 1, pati na yung bleach part ay na-apply na natin. So babad lang ng konti, at pag mga ganitong buhok, wag nyo pong ibababad ng sobrang tagal dahil baka masunog yung kanyang hair. At lagi lang po kayo mag-check kung okay na yung kanyang hair. If ready na po siyang banlawan na po natin. And after the rebonding application nga mga sisilab, ay ito na, banlawan na po natin yung buhok ng ating client. So pure banlaw lang po ng water, wala po tayong ilalagay ng shampoo, optional lang po yung paglalagay ng conditioner or treatment. So papatuyuin naman po ito natin ng 100% dry. At dito naman mga sisilab, ay napatuyo na natin yung kanyang hair. So as you can see, straight na siya kahit papano at hindi nasunog yung kanyang buhok. At after nyan mga sisilab, ay mag-start na tayo sa ating hair ironing process. At syempre, dahil ang buhok ng ating client is colored at bleach hair, gagamit lang po tayo dito ng 180 degrees Celsius ng init ng ating temperature ng ating plancha. At paper thin po yung ating sectioning once na tayo ay nag-hair iron, para mas maganda yung pagkakaplancha ng ating client's hair at para makaiwas tayo sa back job. There you go mga sisilab. So tapos na po tayo dito magplancha ng ating client's hair. So kung makikita nyo, straight na straight, makintab at ang super lambot ng kanyang buhok. So hindi nasunog yung kanyang hair kahit na may bleach yung kanyang hair. So after natin mag hair iron, ay pahinga lang po natin ng at least 10 minutes, then applyan naman po natin ng ating neutralizing cream. So at this point, kung makikita nyo, ay na-applyan naman po natin siya ng neutralizing cream, then ibababad muna natin ito for about 30 minutes, then iwawash natin, then proceed tayo sa ating next step na gagawin. Alright mga sisilab, after natin maibabad yung neutralizing cream at nabanlawan, so ito na ang kanyang buhok after natin mapatuyo. Kung makikita nyo, straight na straight, makintab at malambot na yung kanyang hair. So ang gagawin natin na next sa kanya is a-applyan na po natin siya ng hair color para magpantay na yung kanyang color. So at this point mga sisilab, ay na-applyan natin siya ng hair color sa kanya, at ang ginamit natin na shades ng kanyang color is very light blonde. So meron din po ako mga tutorial kung paano ang pag-apply ng color. I-check nyo lang po sa ating video section. Then, after natin itong ma-process yung hair color, ay babanlawan din po natin. Then, isusunod naman po natin yung application ng ating treatment. So, after the hair color, dito ay na-applyan na po natin siya ng ating Brazilian treatment. So, ibababad lang po natin ito for about an hour. Then, papatuyuin natin siya at sabay-sabay natin panoorin yung kanyang result. So fast forward ko na lang yung video mga sisilab, dahil masyadong mahaba yung ating pag-blower at masyado na pong mahaba yung ating video. Then after natin magpatuyo dito mga sisilab, ay papadaanan natin ang panghuling plancha para ma-seal yung treatment na nilagay natin sa kanyang hair. At sabay-sabay natin panoorin yung kanyang final look at syempre yung ating client's feedback kung ito po ba ay have way or wale.
There you have it, mga sisilabs. Ito na ang kanyang final look sa ating ginawang hair transformation sa buhok ng ating client na naka-bleach at super dry. As you can see, smooth, silky, and straight na straight. At lumabas yung highlights niya, mga sisilab, na nakulayan natin yung kanyang hair. Ano po ang inyong masasabi? Comment your thought below. And this is our client's feedback and after wash result. Mga sisilab, as you can see, straight na straight pa rin yung kanyang hair. Malambot at makintab. So, malaki talaga ang naging transformation ng kanyang hair mula doon sa super dry, naka-bleach into shiny, silky, and straight hair. So, and that's it for today's video, mga sisilab. Naway, nakakuha kayo ng mga tips and ideas regarding sa ating video hair transformation. At kung nagustuhan nyo naman po ang video ito, please don't forget to hit the like button and share our video. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. And don't forget to follow our FB page, Chading. And this is Chading saying, have a great hair day always, mga sisilab. Until our next video, paalam! Say the songs for you. When you feel down and bitter, shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and Clyde, how we everybody else, you and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah.